Sobrang nagpapasalamat ang mag-ina kay Idol Rafi Tulfo na si Wilma Ginto kasama ang kanyang anak sa tulong na inaalay na Idol Rafi Tulfo sa kanila. Mangiyak nga ang mag-ina nang dahil nga parang nabunutan sila ng tinik at magkaroon na rin sila ng hustisya sa wakas nang dahil ay naisumbong na nga niya ang kanyang live-in partner na nagbabanta sa kanila na siya ay tatapusin di umano. Ayon kay Idol Rafi Tulfo, dapat magparihab ang nasabing gwardiya sapagkat kung hindi ay si Idol Rafi Tulfo na ang bahalang magpakulong sa kanya. Nagmatigas pa nga itong nang makausap ni Idol Rafi Tulfo pero wala siyang nagawa sapagkat purisahan niya ang sinasabi ni Idol Rafi na siyang makakaharap niya pag hindi ito magpaparihab. Kaya pumayag na sabing ang gwardiya pero tuloy pa rin ang kaso na sobrang nagpapasalamat si Wilma at ang kanyang anak nang dahil sa agarang solusyon ni Idol Rafi Tulfo na wala ng ibang malalapitan ayon sa kanya sapagkat si Idol Rafi Tulfo na lang daw ang makakatulong ng kanyang problema. Siluso kasi ang nasabing ka-live-in partner niya at talagang kahit anong galaw niya ay sinusundan at pinagbantaan siya sapagkat meron daw siyang lalaki na hindi naman ito totoo. Kaya ayon sa mga netizens ay talagang napakarami na tulungan Idol Rafi Tulfo. Kaya mas lalong humahanga ang mga tao ngayon kay Idol Rafi nang dahil nga sa tulong at agarang aksyon nito. Kaya sobrang papasalamat si Wilma at ang kanyang anak nang dahil nga aside sa tulong ni Idol Rafi Tulfo ay bigyan din sila ng pangkabuhayan para makapanimula muli. Ayon nga kay Wilma ay hindi na sana siya mag-aasawa pa at kahit mayroon na lang siyang anak na alagaan sapagkat nakikita niya sa kanyang mga kapatid kung paano tinatrato ng kanilang mga asawa o mister. Ayon kay Wilma, sapat na ang kanyang anak at sana siya'y nananalangin na magkaroon din ng matiwasay at mapayapang pamumuhay kasama ang kanyang mga anak sapagkat ayaw niya magkipagbalikan sa kanyang live-in partner at tama na mga panahon na inugugol niya kahit maraming bisis na siyang pinagbantaan at sinaktan nito.